Acts 20:35. Remember that our Lord Jesus said, more blessings come from giving than from receiving. The other versions would say, it is more blessed to give than to receive. More blessings in giving. And this means in giving things, help, in giving time, in giving love. Hindi lang limitado sa mga material na bagay ang ibig sabihin ng giving. More blessings in giving. Dear Lord, we ask for a simple message. One that will touch our hearts and move us to doing the right things in our daily lives. Kayo po ang mangaral, turuan niyo po kami. At sa sandaling ito, pakalinisin upang maging tama at mainam na sisidlan ng iyong karunungan ang aming isip. Guide us, take us by the hand, lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. There is more blessing in giving because giving is commanded by God. Yung palang, blessing na kasi utos ng Diyos. Pag sinunod mo, naintindihan mo no hindi, alam mo man ang kauuwi ano hindi, siguradong blessing yon, kasi utos ng Diyos na tayo'y maging mapagbigay, palabigay. And giving is exemplified by God. Siya na ang nanguna, nagbigay ng halimbawa sa pagbibigay. John 3:16, for God so loved the people of this world so much that He gave. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ibinigay niya at ang kasunod na ay ang kanyang kaisa-isang anak. Ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagbibigay. At ang Diyos na ang nanguna at nagbigay ng ganitong halimbawa. Giving is exemplified by Jesus and other godly people in the Bible. And even in our present life. Surely, giving is the best thing to do. In fact, Jesus gave the supreme sacrifice Himself. Ano pang pwede mong hindi ibigay ko ang sarili ay naibigay mo na. At dahil yun, yun ang naging talab sa buhay ng mga mananampalataya. Sila rin naging palabigay. Acts 2:44-45, all the Lord's followers often met together and they shared everything they had. They would sell their property and possessions and give the money to whoever needed it. Hindi communism o socialism ang umimbento ng ganitong economic and social norm. Ang mga mananampalataya kay Jesus ang nagpasimula nito. Ang mga tunay na mananampalataya ay nagturingan ng magkakapatid at ang kulang ng iba ay ibinibigay ng may sobra at dumadating pa sila sa punto na nagbebenta sila ng mga lupain, mga ari-arian para itustos at ibigay sa mga nangangailangan. At ang kasunod na sinabi ng mga verses na ito, and the church grew. And the Lord added to their number daily those who were being saved. At ang kanilang preaching ay hindi salita, kundi gawa. At anong gawa ito? Pagbibigay sa kapwa. Sino nga naman ang aayaw na sumali sa ganyang uri ng kapatiran kung nagbibigayan at nagtutulungan? At ganoon na lang ang kanilang pagkaunawa ng kabutihan ng Diyos na dinaan sa pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus, kaya ang bunga ng kanilang pananampalataya ay pagbibigay din. Kaya madaling malaman kung tayo'y tinatablan ng paniniwala natin kay Jesus, tayo'y nagiging mapagbigay. There is more blessing in giving because God promises to bless the giver. Hindi lang naman niya inutos, bagamat utos pa lang sapat ng dahilan para gawin, pero meron pa yon nakakambal na pangako na pagpapalain niya ang mga palabigay. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na halimbawa o illustration nung paghuhukom sa dulo ng panahon, yun daw mga dadalin sa kaharian ng Ama ay yung mga gumawa ng mabuti at nagbigay sa kapwa. Matthew 25:34-40. Story ito ni Jesus. Then the king will say to those on his right, my Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me.
Lahat daw ng ginawang mabuti sa kapwa, ituturing ng Diyos na ginawa sa kanya, kaya siya ang magbabayad, magtutumbas, magsusukli, maggagantimpala. At sa Proverbs 11:24, sometimes you can become rich by being generous or poor by being greedy. Yan daw ang batas ng Diyos na payayamanin ka ng iyong pagbibigay at maaaring pagdahupin, paghirapin ka pag masyado kang sakim at makasarili. Baligtad, you keep that which you give away and you lose what you selfishly try to keep. There is more blessing in giving because the more people give, the more they receive. That is the rule of God. Sigon sa iyong ibinibigay, based on what you give, is what you will receive from God. Luke 6:38, if you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Although these verses are often used in reference to giving donation, to giving offerings and tithes and everything, the original and the first meaning of this is giving forgiveness. At kung paano ka daw nagpapatawad sa kapwa, ganun ka rin patatawarin ng Diyos. Kung kuripot ka sa pagbibigay ng patawad, kuripot din sa iyo ang Diyos. Kung masagana kang magpatawad sa kapwa, masagana rin ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Ang panukat na ginagamit mo sa iba, ang siyang gagamitin sa iyo. So dapat talaga mapagpatawad tayo, mapagbigay. Dahil tayo'y maka-Diyos, at kung hindi ka naman talaga maka-Diyos, eh dahil lang matalino ka, magiging mapagbigay ka pa rin at mapagpatawad, kasi kung ano ang ibinibigay mo sa kapwa, yun lang din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. So, the blessing and the forgiveness that you receive from God is limited only by your own giving of forgiveness and giving of love to others. Ikaw ang nagpapasya kung paano ka itatrato ng Diyos, yun ay kung paano mo tinatrato ang iyong kapwa. The more people give, the more they are protected from loss. Sasabihin ng iba, magbibigay pa ba ako? Eh, kapos nga ako. Magbibigay ba ako? Eh, kailangan ko ng puhunan. Magbibigay ba ako? Eh, kailangan ko. Pero ipinangako sa Malakay 3:10-11, I am the Lord all-powerful and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Sabi niya, ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba? At dahil sa kapangyarihan yan, batay sa kapangyarihan yan, hinahamon ko kayo. Subukan niyo ako. Buong-buong ibigay niyo mga ikabo. Sa storehouse, that meant the temple. The work of God. Sabi niya, so there will be food in my house. Yung iba nagtatanong, pwede ko po bang yung tithe ko ibigay ko sa isang pamangkin ko na mag-enroll? Yung ibang enrollment ng kapatid mo, ng pamangkin mo, house of the Lord, the work of the Lord ba yun? Ang context ito, nire-referan talaga, is a temple. So, gusto mo magbigay sa mga pamangkin mo, sa charity, gawin mo yun, but hindi yun dinededuct sa yung tithes. Kasi yun ay para sa gawain talaga ng Panginoon. Very clearly, sinabi niya, so there will be food in my house, so there will be funds for the projects, so there will be funds to meet the obligations, and to send missions, and to do this and that. Sabi niya, at pag ginawa niyo yan, bubuksan ko ang bintana ng langit, at mababakain sa inyo ang pagpapalang malatsunami. Sabi niya, at higit pa riyan, pipigilan ko ang mga balang, ang mga insekto, ang mga salot, ang mga peste, sa pagsira sa inyong mga tanim. Ibig sabihin, kung ikay palabigay at matapat, the Lord protects your livelihood from all kinds of threats. Ipagtatanggol ka niya sa magnanakaw, sa mga manggagancho, sa mga maninira, sa mga manunuba, sa lahat. Amin ganun. Subukan niyo ako. Nagpapasubok nga siya. There is more blessing in giving because the giver is in control.
Masarap yung nagbibigay eh. Ikaw ang may control ng sitwasyon. You can give what, when, where, to whomever, however you like. And the giver can derive great pleasure from such giving. If our heart is in the right place, we derive great pleasure when we give. Masarap magbigay pag ang puso nasa tama ng lugar. Hindi sumasama ang loob mo, lalo't ang binibigyan mo ay talagang karapat-dapat bigyan. O nangangailangan talaga, hindi kayang tulungan ang sarili. Pagtulong mo noon, tumataas ang espiritu mo. It is a source of great pleasure to give. At kung hindi pa tayo nakakarating sa ganong state of spirituality, sanayin natin ating sarili. Kasi baka napakalaking ligaya ang nawawala sa atin, hindi natin nalalasap kasi hindi tayo nagbibigay ng buong puso at buo sa loob. Proverbs 19:6, everyone tries to be friends of those who can help them. So this is one of the perks of being helpful. Everybody's friendly with you. Sabi mo, eh, kasi may pinapakinabang lang naman. Eh, kasi naman hindi friendly kasi walang pinapakinabang. Mabuti na ang friendly. Kahit dahil lang may pinapakinabang sa'yo. Marami kang kasama, marami kang kaibigan. Natural, kasi palatulong ka eh. Pero kung ikay palahingi, balik ka rin mo, palautang, iniiwasan ka na ng mga tao. Napakasakit naman sa damdamin yung alam mong iniiwasan ka. Binabaliwala ka na lang, eh kasi nga wala kang ginawa kundi manghingi o mangutang. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. So, another form of giving, sabi nga nun, alam nyo, yung nagbibigay ng padulas, daig pa niya ng may bertud, daig pa niya ng may agimat. Doors open, things move, people help them pag marunong silang magregalo. A gift opens doors, oils the machinery. A gift helps in improving ease in doing business. And this Proverbs 17:8 that said that, alam nyo kung ano yung masamang bribe? Yung ginagamit sa court. Yung naglalagay ka sa mga justice, sa mga hukom, para yung masama eh palayain at yung mabuti ikulong. Yun ang masamang bribe. Lagi may nagtatanong, paano po yan? Pagka pinapamerienda po yung clerk, ang bilis-bilis kong lumakad ang papel ko. Eh di pamerientahin mo, ano naman ang masama doon? Pinamerienda po pala, lumakad yung papel mo. Ang masama, yung nagbibigay ka sa hukom na yung guilty kong kamag-anak, huwag mong pag-guiltihin ha. O kaya yung hindi guilty na itinakdal ko, yun ang pag-guiltihin mo. Heto ang bribe. Yun ang napakasamang bribe kasi mayroong napapahamak. Pwede, pakain ka lang naman ng clerk sa city hall, binigyan mo ng turon. Ano ba naman yun? Kahit nga hindi siya clerk doon eh. Masama na bang magpakain ng kapwa-tao? Sabi ng Proverbs 17:8, a bribe is a charm to its giver. As long as it is not to thwart justice, not to pollute correctness in the rendition of justice. Laging may konteksto ang mga verses. There is more blessing in giving because deeper happiness, deeper satisfaction is not in keeping but in giving. Parang pagka ikaw ay empatso na, yung ang dami-dami mong kinain, may indigestion ka na, the pleasure really is in making it go out of your system. It is in giving it up. There is great pleasure in letting go, especially of your biological processes. Ganon din yung mga bagay, may pleasure yung pagbibigay. Proverbs 11:26, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessing on the one who is willing to sell. Of course, the context is may tag-gutom. People, traders, are hoarding grain para taasan ang presyo. Ayaw nila magbenta. At sa ganun daw mga panahon, sinusumpa ng mga tao yung ayaw magbenta at idinadala nilang pagpalain pa ng Diyos yung nagbebenta lalo sa mababang halaga. In other words, yung nagbibigay at nagdaramot magkaiba na magiging trato mula sa mga tao. And the more giver the person is, the more siya ipapanalangin ng kapwa. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed.
Napapansin nyo ba kahit sa mga kamag-anak, yung kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na palabigay, siya itong hindi maubus-ubusan na binibigay. Yun namang maramot, laging wais, laging nanglalamang, siya naman yung laging kapos. Okay, ang dami-dami niyang naipon sa kanyang pagiging makunat, tapos isang dilubyo lang, ubus agad, wala lahat, baliwala, ang kanyang buong karamutang inipon. That is why giving is better than receiving. There's a very big problem with give me. Bigyan mo ako. Malaki ang problema niyan because people do not usually give. People do not usually give as you want them to. Pagka ikay palahingi, palaasa, malamang mabibigyo ka lang lagi. Kasi hindi naman laging ibibigay sa iyo ng tao ang gusto mong ibigay niya. So kung ang mode ng iyong buhay ay manghingi kaysa magbigay, maraming beses, you will only be frustrated. Because people who ask, people who depend on others are bound to be frustrated. One other difficulty, kung nando ka sa receiving end at hindi sa giving end, recipients are not in control. In fact, recipients could be controlled because recipients could get indebted. Pag ikaw ang nagbibigay, para ka ng boss. Ikaw ang nagbibigay kahit na hindi nakakatawa yung joke mo, tawa na ng mga tao kasi may regalo ka, may bigay ka. Pero kung ikaw yung binibigyan, baligtad, no? Wala kang control. Kung ano lang ibigay sa'yo, kung kailan ibigay, magkano ang ibigay. Tapos, nakatali ka, may utang na loob ka. May utang ka na pera, may utang ka na bagay, at may utang na loob ka pa. Proverbs 22:7, the borrower is slave to the lender. Ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang kahit pa nagbayad ka na o kahit nagbabayad ka o kahit matagal ka ng bayad doon sa utang mong pera, eh paano yung utang na loob? Kaya mamimili na rin lang tayo. Saan ako pupuesto? Sa nagbibigay o sa tumatanggap? Mas maraming kaligayahan, mas maraming kalayaan at kasiyahan yung nagbibigay kesa tumatanggap. Kaya dapat ang tao, sa abot kaya ng lakas, maging masigasig na kumita para hindi siya manghingi at kumita ng sobra para siya pang magbigay. Dapat sikapin ang tao na hindi siya palaasa. At kung umaasa man siya paminsan-minsan, eh hindi lagi. At kahit siya umaasa at nabibigyan, nagsusukli siya kahit paano. Hindi yung pagka nagsalita yung nagbibigay sa'yo, para ka ng pinipit na luya, wala ka nang masabi. Bow ka na lang ng bow kasi get ka ng get. It's not a dignified way to live. To be receiving all the time. Unless you're too old, too young, or too sick. And I always emphasize that. Pero ang dami-daming malalakas ang katawan, palahingi. Sila pa yung malakas gumastos, sila pa yung tampurista pag hindi nabigyan, at sila pa yung maluho. Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Kung dati kang nagnanakaw, tumigil ka na ng pagnanakaw, baliktarin mo ang buhay mo, maging malinis ang iyong kalooban, maging matapat ka, magtrabaho kang mabuti, para yung kailangan mo, ikitain mo, at higit pa riyan, sumobra pa sa kailangan mo, ang kita mo, para may maibigay ka naman sa mga tao na nangangailangan, mabaligtad naman, yung dating ikaw lagi ang binibigyan, gawin mong ambisyong ikaw naman ang makapagbigay. Gaano karami sa mga binibigyan na tumihingi ang may ambisyong sa pinakamadaling panahon, sa abot ng aking makakaya, babaligtarin ko ito. Ate, bigay ka ng bigay sa akin sa pag-aaral ko. Tatapusin ko agad ang pag-aaral ko. O di ko man matapos ito. Pag nagtrabaho ako, susuklian naman kita, bibigyan kita. Pagpapahingahin kita. Kuya, ikaw ang gastos ng gastos sa mga magulang natin.
kasi wala akong kaya ngayon. Pero ang ambisyon ko, makapagtrabaho, makapagnegosyo, kumita para makapagpahinga ka naman sa pagbibigay at ako naman ang magbibigay. Pero maraming tao baligtad. Pagka may kuya o ating nagsimulang magbigay, hanggang kamatayan na yon, mapapasubo ka na ikaw lagi at ikaw lagi at ikaw lagi. Kasi yung iba, iaasa na sa'yo. Ay, mayaman naman siya. Ay, may pera naman siya. Maluwag naman siya sa buhay. Hindi yun ang point. Eh, ikaw ba? Natulungan ka ba nitong tinutulungan ng kuya mo? Pinalaki ka ba ng magulang nyo? Pinalaki ka ba ng mga taong ito? Tinulungan ka ba? Yes. Therefore, magsukli ka rin. Kahit na may nagbibigay na sa kanila na mas mapera sa'yo, ikaw may obligasyon pa rin magbigay. Dapat ang obligasyon ng tao, lalo't nakatanggap, ibalik na rin yun at siya naman ang makapagbigay. Hindi yung lagi na lang na iaasa mo, exempted ka na dahil lang mahirap ka. Asking, receiving, could be stealing. Hindi lang yung nanduruko at nagnanakaw, bumapasok sa bahay ng may bahay o nag-hack ng mga bank accounts na nagnanakaw. Pag hingi ka ng hingi, pwede rin yung ituring na pagnanakaw. Receiving what you do not earn or you do not deserve is stealing. Halimbawa, tanggap ka ng tanggap ng suporta mula sa iyong tiyo, tiya, ate, kuya, kung sino man. Deserve mo ba? Bakit ka naman sinusuportahan? Dahil lang ang aga mo nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, tungkulin na nilang suportahan ka? Bakit? Tinulak ka ba nila mag-asawa? Tinulak ka bang magkaroon ng anak ng maaga? Eh, nagkaanak ka na maaga, di maghanap buhay ka para buhayin mo yung anak mo. Hindi iaasa mo sa iba. Yung umaasa ka sa iba na hindi mo naman deserve, hindi mo na-earn, hindi mo itinanim, tapos umaani ka, stealing yon. Because you don't deserve it. It is not rightfully yours. Receiving what is wrongfully acquired, and receiving when the giver unwillingly or unjustly suffers when giving to you, that is stealing. Yung kuya mo na sana'y nakakapanligaw man lang, nasa edad na, pwede na makipag-date, hindi man lang makapag-date dahil hingi ka lang hingi, stealing yun. Ninanakaw mo yung kaligayahan niya eh. Ninanakaw mo yung budget niya. Tapos ikaw wala namang ginagawa sa buhay, hingi ka ng hingi. Dapat ang mga tumatanggap ang ambisyon, pagpahingahin yung nagbibigay. Hindi yung nagpaplano agad, ano kaya hihingin ko next month? Ano kaya susunod kong hihingin? Bakit? Ano ang tanim mo? At kumisa, nagtanim ka lang naman na isang buto, eh tatlong kaing na yung naani mo, di ba parang sobra na yon sa tinanim mo, yung inaani mo? Nagawan mo lang ng kaprasok mabuti nung unang panahon, habang panahon ka na ngayong umaasa at humihingi, eh, hindi na katumbas ang ginawa mo sa kanya, yung ginagawa niya sa'yo. Pagnanakaw na rin yun. Dapat nating expand ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Yung hindi mo kinita, hindi mo deserve, tapos nagpupunta sa'yo, hinakaw yun. At sabi ng Ephesians 4:28, stop. Tigilan ng ganyang bagay. Ang kahanga-hanga, ang marapat, the ideal is to move from getting to giving. Baligtad rin. To move from asking to planting. May gastos ka next month, next year. Wala ka namang ginagawang trabaho, wala kang ini-invest, wala kang itinitinda o binibili at ninenegosyo. Saan mo inaasahang kukuhanin yung paggastos mo? Hihingin mo? Na naman? Hindi yan ay tinuturo sa atin ng Diyos. Sabi nga ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. So, ang sabi ng verses na binasa natin, stop stealing and asking and receiving. And be self-supporting, be self-sustaining. Make surplus income to be able to pay your debtor, to give to others, to reverse the poverty cycles that ruin your life. Baligta rin ang takbo ng buhay kung laging tumatanggap lang. If you were needy, if you were not needy now but could become needy, position yourself in the path of blessing. Pag may parada, alam mo kung saan dadaan yung parada, doon ka na naghihintay, doon ka nakatayo. Ganon din ang pagpapala, may dinadaanan yun na ruta, dapat doon ka nakatayo para ka matamaan, maambunan ng grasya.
Doon ka sa lugar na pwede kang umani. Saan lugar yon? Dito sa lugar na nagtatanim ka. Doon ka sa lugar na pwede kang tulungan, anong lugar yon? Yung tumutulong ka. Nagtatanim ka para mayanihin. Kasi ang hindi nagtanim, tapos umaani, ang tawag doon, magnanakaw. Plant good. Plant goodwill. Kuminsan, wala ka talaga magawa. Hindi panahon sa'yo na kumita ngayon. Hindi uso sa'yo ang pera. Hindi ka, kumbaga, dinadaanan ng maraming pagpapala ngayon. Pero, pwede ka maging matulungin. Maging mabait. Mag-assist ka sa kapwa. Gamitin mo ang lakas na natitira sa iyong katawan para makabuti sa kanya, gumawa ng mabuti sa kanya, paglingkuran siya, para naman kung bigyan ka, deserve mo naman kahit paano. O kaya, maisipan man lang niya tuloy na bigyan ka. Do good. Yung paggawa ng mabuti, magandang tanim yan. Hindi naman lahat ng pamumuhunan, pera ilalagay mo sa negosyo eh. Yung paggawa mo sa mabuti sa kapwa, puhunan din yun. Pwede din yun na magbunga. Give. And very importantly, do not ask needlessly. Huwag kang hihingi na hindi mo talaga kailangan. Para kung dumating yung totoong-totoong kailangan at wala kang pangtustos, eh may mukha ka pang ipakita para manghingi. Hindi yung kaya maliit, malaking bagay, humihingi ka. Emergency, hindi emergency, humihingi ka. Pati pang-party, pang-forma, pang-iabang, hinihingi mo pa. Pagdating yung tama panahon na naputo yung paa mo't kailangan niya ng karugtong nabibili na paa, kahit paan ng baka, pata, crispy pata, eh, pag humingi ka naman sa kapwa mo, tulungan ka kasi hindi pa pagod at sawa sa paghingi mo. So, in other words, huwag mong gamitin yung credit line mo in a very foolish way. Ireserba mo yung iyong goodwill. Do not ask needlessly and do not ask too much and too long. Makahalata ka na ilang buwan ka nang binibigyan, ilang taon ka nang binibigyan, kailan titigil yon? Pag lang patay na yung nagbibigay sa'yo? Binibigyan, eh buong puso kang binibigyan, lalo sa mga Pilipino na kababayan natin. Minsan talagang ang sama na ng loob mo, wala ka na maibigay, hirap na hirap ka na, pero hindi mo pa rin pinapahalata, binibigay mo pa rin. Pero yung bang ganong kagandahang loob ng nagbibigay, dapat nating pagsamantalahan? Hindi ko mo hindi kumikibo ay madali sa kanya ang ginagawa niya. Baka hindi lang talaga siya paladaing. So be kind to others. Especially be kind to your giver and be kind to your potential giver. Bata ka pa. Ang sungit-sungit mo sa mga bata. Eh, malakas ka pa. Kayang-kaya mo masuporta ng sarili mo. Pero hindi mo ba naiisip na dumating ang panahon na babuhay ka na lang sa awa ng mga batang ito na sila na yung may edad at ikaw ay super tanda na, hindi mo ba naiisip na pwede mo sila maging potential givers? Hindi mo ba naisip ang iyong kapitbahay, pwede mong maging potential giver? Kung wala kang kotse, wala kayong sasakyan, malayo kayo sa sibilisasyon, tapos, madaling araw, naghihingalo ka, eh, madala ka man lang sa ospital dahil meron siyang sasakyan. Hindi mo siya kailangan ngayon. Ibig sabihin, hindi mo na siya kakailanganin kahit kailan. Kaya napakalaking kahangalan na makipag-away sa kapitbahay. Makipag-away sa mga nasa paligid. Kasi pag bigla ka nanigas at nagpagulong-gulong dyan, yung nasa paligid mo ang dadampot sa'yo. Be kind to your potential givers and helpers. Proverbs 11:17, kindness is rewarded. It's a rule. If you're kind, you'll be rewarded.
Hindi laging doon sa ginawan mo ng mabuti dadaan ang pagpapala sa'yo, kumisa sa iba. Pero babalik at babalik sa'yo ang inihagis mo sa langit. Kung ang inihagis mo ay kabutihan, kabutihan ang babalik sa'yo. Pag ang inihagis mo ay kasamaan, kasamaan ang babalik sa'yo. Kaya mga tao nagtataka, bakit kaya nagkakagalito yung buhay ko? Eh isipin mo kung anong inihagis mo ng araw sa langit. Kasi kung yan ang bumabalik, ibig sabihin, yan ang hinagis mo. Di naman pwede magkamali ang Diyos. Yung hinagis mo sa iba tumama. God is just. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Especially, self-reliance and non-dependence. Pag sinanay mo ang sarili mong maghanap buhay, sinanay mo ang sarili mong magtiis kung wala, huwag manghingi na manghingi lagi. Sinanay mo ang sarili mong maging productive and fruitful, babalik at babalik yan. Invest in yourself. Train yourself to be fruitful para hindi ka ang hihingi, ikaw pang nagbibigay. 2 Corinthians 9:6, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Konti ang tanim, konti ang ani. Maraming tanim, maraming ani. Invest in, give to many ventures. Give to many potential helpers and givers. Ecclesiastes 11, 1-2. Be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. Sabi nga nun, maging palabigay ka at magagantimpalaan kapag dating ng araw. Magbigay ka sa 7, 8 iba-ibang tao kasi hindi mo alam kung sino dyan ang magsusukli, kung sino dyan ang magbabalik sa'yo. So don't put all of your eggs in just one basket. Don't be kind and nice to just one person. Paano kung pagdating ng araw, selfish pala siya? O nagkaroon siya ng asawang selfish, hindi, wala ka na. O, ang bait-bait niya, bigla siyang nadaganan ng natutumbang puno ng kamatsili. Natusok siya ng tinik ng kamatsili at na-infect siya at bigla siyang namatay. Hindi, wala na. Kaisa-isa lang yung minahal mo, namatay na. Wala na. Kaya sabi, damihan mo. Be kind to many. Ganon din yung negosyo. Huwag lang isa. Diversify a little bit. Para pag hindi uso yung isa, hindi kumikita, may isa ka pang pwedeng asahan. Don't put all of your eggs in one basket. At huwag kang kung may isang ginawang tama ay tama na. Dapat sige ka pa ng sige. Kasi hindi natin alam kung alin sa mga project natin ang makiklik. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce or whether both will do equally well. Sa ganun, may ginagawa ka ng ganito, may ginagawa ka pang iba. Hindi isa lang. Para pag inabot ng dilubyo yung ginagawa mong isa, may isa ka pang pwedeng sandalan at asahan. And remember, in the context of our topic, giving is actually investing. Kaya yung mga maramot hindi nagbibigay, ang totoo, hindi sila namumuhunan, so huwag silang umasa ng tubo. Huwag silang umasa ng harvest kasi hindi sila nagtanim. But beyond just investing, give for enjoyment. Isang sikretong balong ng kaligayahan ang pagbibigay basta't galing sa puso. At hindi masama na sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa ay umaasa kang gagawa ka niya ng mabuti. Normal lang yon. Hindi masama sa isang magulang na ibigay ang lahat-lahat sa kanya mga anak at inaasahan niyang pagdating naman ng araw ay ibigay ng mga anak niyang lahat-lahat sa kanyang katandaan. Hindi masama yon. That's the law of life. 1 Corinthians 9:10, whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Sino man daw ang nagbubungkal ng lupa, nag-aani, dapat ginagawa niya yun dahil umaasa siya na mayroon siyang parte sa ani. Hindi siya bungkal ng bungkal, tanim ng tanim, hirap ng hirap, tapos wala naman pala siyang mapapala. So hindi masamang mag-isip na may mapapala ako sa ginagawa kong mabuti. Normal lang yun. That's the law of nature. Plant to harvest, and it's not wrong to expect to harvest if you planted.
Ikaw na tinaniman ng mabuti, ginawa ng mabuti, ang masama ay kung di ka magsukli, di ka magbalik, di ka magbigay. 2 Timothy 2:6, and farmers who work hard are the first to eat what grows in that field. Yung naghihirap sa'yo, yun ang dapat unang makinabang kung ikaw ay mabunga na. Nagtaguyod sa'yo, nagmahal sa'yo, nag-alaga sa'yo, tumulong sa'yo, nagpahiram sa'yo, nagpautang sa'yo. Yun ang dapat makinabang pag ikaw ay mabunga na. Huwag mo dapat kinakalimutan yun. Na parang walang nangyari. Maraming mga kapatid, matapos paghirapan at tulungan ng kanilang mga ate, mga kuya, maging ng kanilang magulang, oras na nagkaasawa na, nagkaka-amnesia. Wala nang alam na gawa ng mabuti, kundi asawa niya at kung nagkaanak yung anak niya, nakalimutan na yung magulang. Nakalimutan ng mga tiyo, mga tiya, nakalimutan na yung ate at kuya kasi ang mundo niya umikot na lang sa kanyang asawa at anak. No! Gawan mo ng mabuti ang iyong asawa at anak pero huwag mong limutin ang lahat ng tumulong sa'yo. Kailangan kasama sila sa ani kasi sila ay nagtanim. Kaya masama naman yung asawa ka ngayon, sinosolo mo na lang tong asawa mo, sinosolo mo ang kita niya, inilalayo mo sa mga kamag-anak. Bakit? Ikaw ba nagpakalaki dyan? Ikaw ba nagpaaral dyan sa napangasawa mo? Hindi naman. Tapos gusto mo, ikaw na lang aani? Tanim mo ba yan? Dapat ang tao lumalagay sa lugar. Hindi mo ipinagdaramot yung asawa mo sa kanya mga kamag-anak. Hindi puro kamag-anak mo lang nakikinabang, yung kamag-anak ng asawa mo, puwera na. Lahat ang mulong sa inyo, kaysa lalaki, kaysa babae, pare-pareho inyong susuklian. Dahil lahat ng nagtanim, sabi ng Diyos, dapat umani. Receiving without giving back does not complete the cycle of receiving and giving. It does not complete the circle of life. So be grateful, be generous to those who helped you and who are still helping you. Beneficiary, give back to your benefactor. Recipient, give back to your giver. Give to others. Even to those who have not given to you, so that you could start another cycle of planting and harvesting. Kung meron tayo dapat pinapauso, yun yung pagiging mapagbigay, hindi pagiging maramot. Kasi kung minsan, pag naging madamot ka, yan ang kukopyahin ng lahat. Lahat madamot na, pero pag may nagbigay, lahat naman nagbibigay din. Magpauso tayo kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda. And those who are blessed should expedite becoming blessings themselves. Pagka ikaw ay tumatanggap, dalian mo yung panahon na matatapos ang pagtanggap mo para mabaligtad mo na ikaw naman na magbigay. Dapat goal natin yon. Ang aking pangarap ay tumigil umasa, tumigil humingi, kundi mabaligtad dito. Ako naman ang makapagbigay. Ako naman ang pwedeng asahan. That is the circle of a godly life. From receiving to giving. And that is what God would like to see happening in our lives. Panginoon, turuan niyo kami na i-apply ito sa aming buhay. Papaano mapapaluwag namin ang buhay ng lahat sa paligid sa pamamagitan na magiging mapagbigay at hindi pala asa lamang. Balansehin namin, Panginoon, na sa bawat tinatanggap namin, meron din kaming ibinibigay. At lang sa gayon, maluwalhati kayo. And the laws that you have crafted, that you have created, that govern life, will be implemented. And this life will be in order, abundant, happy, restful. Pag-isipan natin mga kapatid ang mga bagay na ito at higyan sa Diyos ang kakayahan na ito'y mailapat sa ating pangaraw-araw na buhay. Lord, as your people ponder this wisdom, let your voice be heard. Teach us how to make it personal, how to apply it in our daily life.